Cambio tayo sa ibang balita. Pagpasok ng 2023, goodbye na sa libreng sakay sa EDSA Busway. Balak pa ng Department of Transportation na gawing pribado ang operasyon niyan. Live mula sa EDSA Tramo, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Gerard, kumusta ang sitwasyon sa bagong busway station? Julius, good news sa mga commuters dahil formal nang binuksan ng Department of Transportation itong tramo station ng EDSA Busway. Nandito yan sa ilalim ng tramo flyover na malapit din sa Taft Avenue Station ng MRT Line 3. Pero alam mo, ang bad news, katulad nga na nabanggit mo, pagpasok ng Enero, goodbye na sa libreng sakay dito sa EDSA Busway. Formal nang binuksan ng Department of Transportation ang tramo station sa southbound lane ng EDSA Busway. Ito na ang ika-apat na istasyon ng EDSA Busway na binuksan ngayong taon. Kaya aabot na sa 21 ang kabuuang bilang ng mga istasyon. Mula sa Monumento sa Caloocan hanggang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang biyahe ng mga bus dito. Pag-amin naman ng Department of Transportation, hindi pa naaayon sa international standards ang mga istasyon sa busway. Kaya naman, sa susunod na taon, plano nilang isa-pribado ang operasyon nito para maiangat ang kalidad. Pag na-privatize ang EDSA Busway, sabi ko nga, they will conform to global standards. No? So with that, magiging more convenient yung kanilang travel experience. No? Magiging more accessible. No? Posible na yung mga station natin ay parang station na rin ng MRT. No? Na pwedeng magkaroon din ng mga stalls na pwede kayong bumili ng pagkain, no? Bumili ng inyong maiinom. Ang malungkot na balita naman para sa mga commuter, inanunsyo ng DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na matatapos na ang libreng sakay sa EDSA Busway. Magsisimula ng maningilang pasahe sa busway simula alas 5 ng umaga sa January 1, 2023. Sa ngayon ay talagang walang naibigay na budget sa amin. No? Merong naibig, merong 1.2 billion, no? For contract service contracting. No? Pero napakaliit nun para ibigay natin dito sa EDSA Busway. No? Kasi sa EDSA Busway, we spend around 10 to 12 million a day. Ikinalungkot yan ng mga pasahero na umaaray na rin sa mataas na presyo ng bilihin. Yun nga ang hirap. Tapos magkano na naman pamasahe, uwi ko pa, Cavite pa ako everyday. Tapos pamasahe pa Cavite to PTX, then PTX naman to Makati. Mabigat po. Sayang din po yung pamasahe, pangkain na lang din yun eh. Ayon sa DOTR, umabot sa 400,000 kada araw ang bilang ng mga pasahero sa EDSA Busway ngayong holiday season. Umaabot naman sa mayigit 700 bus ang bumabiyahe. Tingin naman ng DOTR, lilipat sa ibang uri ng transportasyon ang mga commuter. Oras na maningil na ng pasahe sa busway. Dahil dyan, naglabas ng isang memorandum ang LTFRB para maibalik ang mahigit 100 ruta ng jeepney na nawala noong kasagsagan ng pandemya. Ayon sa memorandum, nagbukas ng mga karagdagang ruta para matugunan ng tumataas na demand sa mga pampublikong sasakyan. Ilan sa mga binuksan muling ruta ng jeep ay ang mga bumabiyahe mula Alabang hanggang Baclaran, Rodriguez Rizal hanggang Cubao, Antipolo hanggang Cubao, TM Calao hanggang Fairview Market, at SM Fairview hanggang Marikina. Julius, operational na itong tramo station ng EDSA Busway. Katunayan, kanina lang ay may dumaang mga bus dito para magsakay at baba ng mga pasahero. Yun nga lang, wala pa yung fare matrix para malaman ng mga pasahero kung magkano yung dapat nilang ibayad oras na magsimula ng maningil ulit ng pasahe dito sa busway. Julius. Maraming salamat, Gerard De La Peña.